the great men and women chosen by the Filipino people to be their voices in this August chamber. Kaya pagpasensyahan na po, kung mahuli nyo si Manny Pacquiao na nakatitig sa inyo paminsan-minsan, eh, paghanga lang po yan. Paghanga lang po yan, mga sirs and ma'am. Inaamin naman ng People's Champ na excited talaga siya sa natang gawain ng isang kongresista kasama na ang pakipagdebate sa session hall. At kung Inglesan din lang ang labanan, mukhang may ibubuka daw si Pacman. One question that occurs to me again and again is, can I be a good congressman? And my resounding answer is, with my heart in the right place, my work ethic, my discipline, and my commitment to learn from wiser and more experienced people, such as all of you here today, yes, I can be a good congressman. Pangako ni Pacman, serbisyo at tulong sa halos 500,000 mga kababayan niya sa Sarangani Province. Inilatag din niya ang mga plano niya para sa kanyang distrito, kasama ng dagdag pabahay, bago mga job opportunities at sapat na pagkain sa mesa ng mga pamilya doon. Pero malaking parte rin ng kanyang kauna-unahang privilege speech ay ang pasasalamat sa mga tumulong sa kanyang kampanya, lalong-lalo na sa kanyang asawang si Jinky. At dahil kilalang lugar ng debate at labanan ng ideya ang kamera, may mensahe din si Pacman sa mga kapwa niya kongresista. In the effervescence of my youth, I chose Michael Buffer's famous line, "Let's get ready to rumble." Jovi Francisco, News 5. Magaling, magaling. Well, you have to give it to the guy. Dapat after may quiz eh. Okay, vocabulary, anong ibig sabihin ng effervescence? Saka yung itik. Ano? Itik, work itik. May sinabi siya itik. Work itik. Hindi ko alam kung saan tagig yun o sa kuan. Materos. Itik. Materos. Eh, narinig ko eh. May inaantok ako rito. Narinig ko itik. Sabi ko, akala ko may nagtitinda ng itik. Parang nagutom ka, no? Itik. Itik pala. Nag-a-adjust lang yan. Ngayon lang yan. Si Manny Pacquiao kasi bilang atleta who always strives for excellence, tingin ko, fixed lang yan. No, knowing him, knowing his attitude, mag-train niya na sa public, kanyang public speaking skills. Pero, kanyang interpolated. Ako'y bumili po kay Manny Pacquiao, Lord. Kasi sa usually, mga bagitong congressman, maghihintay muna yun naman isang taon bago mag-privilege speech. Eh, yung mama naman, kahit na ganun yung English niya, ay importante naman. Nasa, hey, Luke, kaya niya bumili ng speech, ang malaga, no? Kung anong nasa puto niya. Yeah, kasi malakas yung loob niya. At hindi siya nahihiya, at hindi siya napapahiya kahit ganun yung kahit matigas ang dila niya. No, ang mahalaga doon eh sinasabi niya sa taong bayan na hoy, seryoso ako. Pero Mark, he quoted Spider-Man eh. Alam mo naman, so, at least kilala si Spider-Man. Sino gusto mo? Si Plato. Kilala niya ba yun? Si Spider-Man. Si Plato. Pop culture si Spider-Man eh. Madaling maintindihan eh. Ay, kumbaga yung metaphor na Spider-Man. Gusto mo si Shakespeare? Hero. Tingin ko naman. Mas mabuti na yun yung kinood niya kaysa si SpongeBob. O mas matindi naman yun. Dora, SpongeBob ang kinood mo. Correct. O si Ben 10. Reflection ng ano? Improve na talaga yung English. At saka reflection ng attitude na yan. Yeah. Parang yung sugod. Yan. Exactly. Sugod. Parang kaya ko to. Kaya niya yan. Get ready to rumble! Kirain ko na yan. Alam mo, eventually, after 3 years, you know, he will really end up a very good congressman. Kung talagang ganyan, tuloy-tuloy. Kaya baka seryoso po yung mama. Huwag nyo lang titignan yung pananalita niya. Pero baka seryoso siya, sincere siya, na may magawa siya doon sa Sarangani. Eh, okay lang ho yan. Maski pagtawa nila ho yung English niya, wala akong problema. At least, naiintindihan kayo ng mga kababayan niya. Eh, Bisaya at lumayo-layo po kayo dyan, ano ko nga. Lumayo-layo kayo sa mga linta dyan. Maramay-aramay dyan. At baka mapabarkada kayo sa masama. Nako, sir, baka kayo mabansagan na rin. Pero di na kailangan nito ng pork barrel na mama doon. Napakadaming salapi. May sarili siyang pork barrel. I-donate nyo na lang yung pork barrel nyo. Ibalik nyo ulit doon sa gobyerno. Eh, malayo-layo naman yung ano, sa Pampanga, di ba? Pamalayo. Malayo yung baka mabarkada sa masama. Pacquiao, Arroyo, malayo. Pero tama yung sinabi mo, parang Erwin, yung work ethic nga ng mama. No? Work kasi ethic. Yung work ethic. Kasi ang champion nga, hindi naman nagiging champion sa ring. Hindi sa araw-araw na ginagawa niya. Kaya siya nagiging champion. Pag-insayo. So, pag-insayo. So, itong ginagawa niya sa Kongreso, isang example lang ito, no? Na sa kanyang araw-araw na ginawa ng Diyos, no? Ito lang yung pinakita niya na, congressman ako eh. Hindi, kasalita ako dito. Karapatan ko, kahit na
Ganito if it's one thing na sure tayo kay Manny Pacquiao, eh, meron siyang disiplina. Uh-huh. Okay, kita man tayo sa Senado. Uh-huh. Nagkaisa ang Senado sa pagpili ng kanilang leader noong nagbukas ang sesyon. Pero mukhang hindi ibig sabihin nito, eh bati-bati na talaga sila. Sa isang lunch meeting kasi, tanging mga kilalang kakampi lamang ni Navillar at Angara ang imbitado. Walang kapartido ni Noynoy. Sila raw ang tinatawag na super majority. Ang detalye sa report ni Ina Zara. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna imedya ng hapon, kahapon nag-private meeting sa isang hotel sa Pasay ang mga senador. Maya-maya pa, isa-isa na silang lumabas. Halos kumpleto ang Angara Block. Unang lumabas si Senator Honasan. Meron ka po bang ibang napag-discussionan? Wala naman, nag-lunch kami. Dahil first day of session ngayon. Sumuyod si Revilla. Mas maganda sila na lang mag-explain. But why be so secretive about it naman? No. Pabayaan na lang natin sa kanila. Maya-maya pa, lumabas na rin sina Zubiri, Angara at Ligarda. Kasama sa meeting ang magkapatid na Cayetano, Bongbong Marcos at si Manny Villar. Sa meeting raw, gumilang ang tinaguriang supermajority. Ang kapansin-pansin, wala ni isang taga-liberal party. Sabi ni Angara, hindi na raw talaga sila inibitahan. Upside down ni Manny Villar. Obserbasyon ng marami, malinaw na buhay pa rin ang mga paksyon sa Senado. Kung ikukumpara sa Angara at Villar Block, di hamak na maliit ang grupo ng mga taga-liberal. Pero sabi nga ng LP Senators, wala namang kaso sa kanila kung pinakamaliit ang kanilang grupo sa Senado. Anyone is free to have their own vocal sense. Mr. Isik, would you understand that we can have our own caucus too? Nagbabala naman ang bagong Senate President sa kanyang mga kasamahan. Hindi raw makakatulong sa Senado kung watak-watak sila. Ayaw ko nung bloke-bloke dito. We are all, kaya sinabi ko sa aking speech, we are all senators of the country. Now, we divide ourselves into a working majority and a minority. That's the democratic structure. Ina Zara sa News 5. Ayan na nga sinasabi ko, Diyos ko po, yung mantakin mo. Akala ko ba ay wala akong mangyayari siguro sa Senado natin? Akala mo 3 days ago, unified Senate ang mga nasa banner. Pero tingin mo, saring lang pala yun. Weather lang ang politika. Super majority against Noynoy. Parang ganun. We are a super majority against the president. Hala, 5:39 a.m. na. Yung mga tutulog-tulog pa dyan, may bango na po, gising. Mamaya po sa talo-panalo, problema ng bansa sa kuryente. Masasagot nga ba ng nuclear power? Abangan. Magandang umaga mga kapatid. Nagbabalik po ang Sapul. Bago ang mainit nating talo o panalo, puntahan muna natin si Makata sa Mega Q-Mart. Dala pa rin ang News 5 Live Pack. Pasok Makata! Magandang umaga na naman mga sapuleras! Nandirito na naman po ang Makatang Kagilagilalas, kaakit-akit ang bikas, at kasama ko po ngayon si Boy Tigas, also known as Boy Bigas. Ito po, Pang Ponciano, ang kilabot po ng lahat ng magbibigas dito sa Mega Q-Mart. Talaga naman pong megang-mega ang kanyang kagwapuhan, lalong-lalo na po kanyang forma, na talaga naman pong kahit si Gabby at si Francis Kiko Pangilinan ay malilito kung siya ba talaga ay si Mega, dahil megang-mega ang kanyang itsura. Kuya, napakaganda pong umaga itong ating programa sapagkat napapanahon po ngayon ang issue pong binanggit doon sa SONA, State of the Nation Address, o dito po sa aming pakahulugan dito ang SONA, sa Pool Official News Authority, na ang bigas po ay medyo naiimbak lamang at nabubulok. Ang sabi po doon sa SONA, dahil nga po sa sobrang importasyon, kumusta naman po ang bentahan natin ng bigas? Same as last year ba? O kumusta po? Tumaas ba? Bumaba ba? Tumasa na noong last week, mga piso kada kilo. Malungkot po ang kanyang sakit sapagkat ako din ay nalungkot sapagkat buto.